Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa latest na vlog ni Maharlika. Title is Silent Gag Order sa mga pulis at sundalo Minando. May utos daw ang gobyerno na ang mga men and women in uniform pinagbabawalan makinig o manood sa mga vlog ni Fair Lady Maharlika. Nako, kung totoo ito, posible magresulta ng demoralisasyon sa ating men and women in uniform. Okay, pakinggan natin sandali itong mga sinasabi ni Madam Maharlika. Brusko at magaganda ang kasundaluhan at kapulisan, lalo mga kasundaluhan. Na inatasan sila, okay? Okay. Mga palangga, inatasan may silent gag order sa mga men and women in uniform sa mga military camps. Palangga, you have to know. Okay, nakalagay dito. Military camps, mga troops na huwag daw makinig sa boljak ni Maharlika. Oh my God, nakaka... Diyos ko, masyado kayo na-apekto sa nga bells ko. Ako lang to. So, inutusan, okay, there is a silent order, a silent gag order in all military camps. Troops, not to listen to you, palangga, not to watch you, your Boljak TV. Kasi, sinasabi ng Presidential Communications ni Lisa Tanas at ni Guting ang kanyang pamunuan na si Maharlika, okay, ako to, na ako daw ay propagandista ng China. Sagutin mo na natin to, putang ina. Propagandista ng China. Okay, remember? Nilabas yan itong si Jotox Queen, kung akong Voodoo Queen, si Jotox Queen, Katrina Ponce. Okay. So, again, puting ahas ni Maharlika galing sa loob. I don't know kung loob sa Malacanang ba o within the Armed Forces of the Philippines ang nagpadala ng informasyon kay Maharlika na yun, pinagbabawalan ng gobyerno ang mga men and women in uniform na manood makinig kay Maharlika. Okay. Ako, nakatira ako, likod lang ng military camp ang aking tirahan. And I'm very sure of this. Ang daming mga active and retired personnel, military personnel, ang nakikinig, nanonood kay Maharlika. Even their families, mga dependents, kamag-anak, nanonood kay Maharlika. Okay, so, anong ibig sabihin nito? Kung ako yung active, okay, ang active na men and women in uniform, hindi talaga yan magsasalita. Dapat non-political sila. Bawal magsalita. But then, may sariling ano yan. May sariling opinion, nagmamasid, at nakikiramdam. So ngayon, kung ako yung sundalo na active, pagbawalan ako, ano ang aking gagawin? O kayo? Kayo yung active na men and women in uniform. Pagbawalan kayong manood o makinig sa gusto nyong panoorin sa social media, ano ang inyong reaksyon? Okay? So outwardly, kung active ako, ay sabi ko, yes sir. Yes sir, hindi. Kaya lang, inwardly, eh magre-rebelde ako. Kasi, ang sundalo o policeman, basta men and women in uniform, may ano rin yan, may kanya-kanyang pananaw sa buhay. At hindi mo naman mabantayan yung sundalo o polis 24/7 kung anong papanoorin. Nako, mag-boomerang ito sa gobyerno, itong gag order na ito, lalong maraming manonood, makikinig kay Maharlika.
Yan ang aking ano. At kung hindi nila control ang sitwasyon, lalong mag-cause ito ng demoralisasyon sa men and women in uniform. Hindi nila kayang pigilan ang isang soldado at police sa kanyang rest time, o gabi o ano, makikinig, manunood kung anong gusto nila. So, what does this mean? Ay sobra nang ano, napraparaning ang gobyerno ito. Punta tayo doon sa ano, dahil propagandista daw ng China si Marlica. Ano sa tingin nyo? Anong connection ni Marlica sa China? Eh, si Marlica nakatira sa US. Kung totoo na pro-China si Marlica, na tinutulungan niyang i-advance ang interest ng China, do you think magsilbi siya na ano dito sa Amerika? To me, hindi. Kasi nasa Amerika siya. At again, another desperate attempt ng gobyernong ito, yung ilink nila si Marlica sa China. No way. Napaka ano, itong si Marlica, ano lang yan, concern lang siya sa taong bayan. Nagsimula ang kanyang vlogging journey dahil sa Tanimbala ba yun? Yes, I think Tanimbala. Naawa lang siya sa mga OFWs. Kaya naging vlogger siya dahil gusto niyang tumulong. At itong pagsasalita niya ngayon, part of her love for the Filipinos. Anong mapapala niya itong ginagawa niya ngayon na nag-i-expose siya ng mga nalalaman niyang kamalian? Wala, delikado ang kanyang buhay. Kaya, I don't know kung ano na ang naiisip ng gobyernong ito na pati pa naman sundalo, police, o men and women in uniform, pagbawalan na makinig, manood kay Marlica. Hindi mo talaga. Okay, i-relate ko lang din ang aking ang nangyari sa akin. Okay. Parehas kami ni Marlica na diehard Marcos loyalist. Sinuporta namin ang kandidatong BBM last election. But nung may napansin kaming hindi na magandang ginagawa ng administrasyon, edi nagsalita kami at pinaalam namin sa taong bayan kung ano ang naobserbahan namin na hindi magandang mangyari. Okay, so si Marlica ginorgor ang kanyang Facebook page. Halos million ng followers niya, biglang nawala. Nagsimula ulit siya. Ako, bago lang, nahak ang aking The General's Opinion na channel. Ako, dahil nahak, edi simula ulit. Mabuti na lang at bago nahak yung aking General's Opinion, nag-create na ako ng backup channel. Ito, The General's Viewpoint. Marami akong nababasang comments ng aking subscribers, mga kaibigan ko. Sabi niya, General, hindi ordinary hacking yung nangyari sa iyo. It's politically motivated. Ayaw nila na magsalita ka. Ayaw nila na mapakinggan ka ng mga tao. And to tell you, maraming nanonood sa akin na mga men and women in uniform, mga interdependents, marami. So, I don't know. Tanong lang. Hindi kaya yung pag-hack ng aking General's Opinion channel is a way to prevent me from para mapakinggan ng mga men and women in uniform? Tanong lang. Oh. So, akala nila titigil na ako, but no way. Nung nahack nila, March 9, nahack yung aking General's Opinion. Simula ako kaagad.
Oh, ito, ang bilis nang dumami ang aking subscribers. Halos malapit nang mag 20,000. Wala pang isang buwan. Anong ibig sabihin nun? Eh, maraming gustong makinig sa akin. Although mayroon ding buzzer na bakit pa daw ako buhay, bakit pa ako nagsasalita, eh bahala. Netizens kung kanino sila manood. But nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe ulit itong General's Opinion, isa lang masasabi ko. Habang may katotohanan na dapat ibulgar sa taong bayan, magsasalita ako. At salamat sa mga nakikinig, naniniwala sa aking sinasabi. Ganon din kay Maharlika, at dumarami na, ang grabe ang kanyang, ilan ng kanyang subscriber, halos mag 250,000 na. Tapos ang kanyang mga views, mag-average, pinakamababa, 50,000 per vlog, pinakamataas 200, ganun. So marami talaga ang naniniwala kay Maharlika, at it's a very desperate attempt ng gobyernong ito, yung pagbawalan nila ang men and women in uniform na makinig, manood kay Maharlika. Sana hindi ito mag-cause ng demoralisasyon sa men and women in uniform.